Senator po, ano nangyayari sa'yo? Hindi ka ba nagpe-Facebook? Wala ka Facebook para isuggest mo o tanungin kung pwedeng i-block ang Facebook sa Pilipinas? Hindi lang mga pro-Duterte ang makakalaban mo, kung hindi buong Pilipinas. Baka yung lola at lolo mo na lang ang hindi nagpe-Facebook, at ikaw, sa dami nagpe-Facebook, unang-una sa lahat, ang Facebook ay nagkakaroon ng source of fun para sa mga taong online jobs. Nagbibenta ng items, nag-i-encoding, social media. Ang Facebook sa Pilipinas ay unang-unang social media na kailangan. Hindi lang ng bata, hindi lang ng matanda, hindi lang ng mga tambay. Bakit po papatanggal ang social media na Facebook sa Pilipinas? Kasi ayaw nyo mabuking, ayaw nyo maipost yung mga pagmumukha nyo, ayaw nyo mabash. Anong problema sa Facebook? At kailangan mong gayahin si China. Di ba si China, wala silang freedom of speech? Oo. Dahil sa wala silang Facebook, hindi nalaman ng sambayan ng Pilipino kung paano sila gumaling within 2 months or 3 months na mas maraming nakarecover kaysa namatay sa kabila ng talagang napakahirap ng sitwasyon nila. Paano? Walang lumalabas sa social media. Kasi ang dami nilang tinatago. So, pati ang Pilipinas, hindi nila alam kung paano ang gagawin. Ang Facebook, ang kauna-unahang boses ng kabataan at lahat ng Pilipino sa bansa. Kung nagsara ang ABS-CBN, konti lang ang nagalit. Ay, ito, buong Pilipinas magagalit. Pati kami mga nasa abroad magagalit. Pucha, yun na nga lang namin makukontak yung mga pamilya namin, mga anak namin. Papatanggal mo pa? Papablock mo pa? Kaya ayaw namin ng iba eh. Ayaw namin ng Line, ayaw namin ng WeChat, ayaw namin ng kung ano-ano. Gusto namin Facebook lang. Kasi mas maganda yung access ng Facebook kaysa sa iba. Diyan kami nag-online selling. Diyan kami kumikita. Bakit mo papatanggal? So, parang ginawa mo, tinanggalan mo ang maraming taong walang trabaho. Katulad ng ABS-CBN, 11,000 na empleyado ang tatanggalan mo. Eh sa Facebook, pag tinanggal mo, ilang tao ang mawawala ng hanap buhay. Di ba mas mahirap yun? Kaya Senatora Grace po, kung binabalak mong tanggalin ang Facebook sa Pilipinas, huwag mo nang simulan. No? Kahit naman sa Senado eh, di ba? Kahit yung mga artista, mostly Facebook ang gamit nila. Kahit kayo, di ba nagla-live streaming kayo sa Facebook? Tsaka bakit mo pinag-iinitan yung Facebook? Pag-initan mo kung ano yung issue ngayon. Pag-initan mo kung paano maano yung matatanggal yung coronavirus, hindi yung Facebook. Bakit? Nagkakasakit ba yung tao sa Facebook? Para yun ang ipatanggal mo? Pag-aralan mo kaya, tanggalin yung coronavirus. Baka sakaling matanggal ng MTC. Hindi ko ano-ano yung tinatanong mo. Facebook? Nakatahimik yung Facebook, tatanungin mo? Kung pwedeng tanggalin? Ano naman kung tinanggal ni China, gaya-gaya ka din eh, no? Ayaw na ayaw nyo na may tao na nawawala ng trabaho? O pati ba itong online? Tatanggalin nyo pa? Pati itong Facebook? Bakit? Kasi yung mga nagtitinda online, hindi nagbabayad ng tax? Ano? Pati yung mga online page namin? Anong gagawin nyo? Lalagyan nyo ng tax? Para ano? May makupit kayo? Ito na nga lang yung unang source ng mga tao makapagbenta,
makakapaghanap ng client kahit nasa bahay sila. Balak-balak mo pang tanggalin. Ilang nanay ang maghihirap pag nawalang online selling. Ilang pamilya, di ba? Pinaka-fastest access ngayon makabili at magbenta ng bagay. Ako talagang source ko is Facebook since dati pa. Pero pag pinatanggal mo yan, ako, sasabunutan kita talaga, Senatora Grace po. Nakakawalang galang yung mga ganyang tao. Inaatupag niyo yung Facebook? Bakit yung coronavirus, hindi niyo atupagin? Mag-donate ka na lang, Senator. Pag talagang inumpisahan mong isumite yan, yung pagkawala ng Facebook, ay, tandaan mo, Senatora, baka hindi ka na makita dyan nakaupo sa Senado pagdating ng 2022. Imaginin mo, nawala lang yung kardo, gusto mo pa tatanggalin yung Facebook? Bakit? Hindi ba sila nagbayad ng prangkisa para tanggalin mo? Unahin mo muna yung ABS-CBN tsaka yung coronavirus bago mo unahin yung Facebook namin. Huwag kami pinapakailaman sa Facebook namin yun. No? Kung ayaw mo mag-post, huwag ka mag-Facebook, huwag mong papakailaman. Kasi nandun lahat ng freedom of speech ng mga tao, andun yung kabuhayan ng karamihan ngayon sa mga tao, tapos tatanggalin mo ang social media para ano, maghirap ulit yung mga tao, lalo na yung mga umaasa sa Facebook tulad namin. Maghihirap kami pag nawala ng Facebook ang mga recruitment, mga online selling, lahat yan. Hindi kami makaka-access back to zero. Pupunta kami sa isang lugar para makakuha ng tao. Kukuha kami ng pwesto sa palengke, sa mga stall para makapagtinda. Imbis na sa bahay kami, kasama namin yung pamilya namin. Imbis na makakagawa kami ng 2 to 3 na trabaho sa isang araw, makakabenta kami ng marami kahit nasa bahay kami. How dare you? Huwag mong isusumite yan, sinasabi ko sa'yo. Ano ba, bilang isang Pilipino at gumagamit ng Facebook, payag ka ba na mawala ang Facebook sa Pilipinas? Payag ka ba sa gusto ni Senatora Grace po pag nagkataon? Comment down below po.